benta sa marami sa atin ang mga memes na gaya nito, nito, at nito. At talaga namang naglalabasan ang mga memes na ito kaarawan o birthday ni Senator Juan Ponce Enrile o di naman kaya kapag may sumakabilang buhay na historical figure sa mundo. Binansagan na ngang immortal si Juan Ponce Enrile o kilala ring bilang JPE at Mang Johnny. Sa edad ba naman kasi na 99 years old, halos isang siglo, malakas pa at still kicking, lalo na sa politika. Matalas pa ang pag-iisip at malakas pa ang katawan. Hindi mo akalain na ito ay halos isang siglo na. Sa haba ng buhay ng senador, paniguradong maraming aral ng tagumpay ang mapupulot dito. Saan nga ba nagsimula ang isang Senate President Juan Ponce Enrile? Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga storya gaya nito. Sa kasalukuyan, Chief Legal Counsel ni current President Bongbong Marcos si Enrile at naka-apat na termino bilang senador, habang 2 terms naman bilang Senate President, the 3rd highest position of power in the Philippine government. Ngunit kabaliktaran ng taas ng posisyon nito ang kanyang pinagmulan. Tubong Gonzaga, Cagayan si Juan Ponce Enrile at ipinanganak noong February 14, 1924. Lumaki ito sa piling ng kanyang ina na si Petra Furaganan, stepfather na si Macario Rapada, isang mangingisda at 7 kapatid. Anak sa labas ng kanyang ina si Juan Ponce Enrile, kaya naman lumaki siya na Juanito Furaganan ang bitbit niyang pangalan. Ayon sa ina ni Enrile, ang kanyang ama ay may pamilya at asawa at ito ay naging politiko sa Cagayan at isang abogado sa Maynila. Dahil sa pagiging anak sa labas, naging tampulan din ng tukso ang batang Enrile. Madalas siyang tawaging bastardo ng mga kaklase. Anak man sa labas ay minahal siyang parang tunay na anak ng kanyang stepfather. Katunayan, ito pa ang nagturo sa kanyang mangisda. Sinasama siya ng amahin kasama ang 2 nakatatandang kapatid para mangisda, habang ang nanay naman nila ang tagalako ng huling isda. Piso lamang ang kinikita ng pamilya sa pangingisda. Dahil salat sa buhay, naging mahirap ang pag-aaral ni Enrile, bagamat natural ang pagiging matalino nito. Ngunit dahil na rin sa kagustuhan ng ina nito na makapag-aral si Enrile, ipinasok niya si Enrile sa mga kamag-anak upang maging houseboy kapalit ng pag-aaral nito ng elementarya. Grumaduate ng salutatorian si Enrile sa tulong ni Mayor Cesario Peralta at asawa nito. Naging tutor mismo ni Enrile ang mayor dahil nakitaan nito si Enrile ng determinasyon at angking talino. Pagdating naman ng high school, pumasok ito sa Cagayan Valley Institute, isang private school sa tulong ng scholarship. Ngunit dahil hindi sakop ng scholarship ang mga libro at magiging tuluyan ni Enrile sa bayan, naging houseboy ulit sa kamag-anak si Enrile. Ngunit dito ay naging biktima ng school violence si Enrile. Siya ay pinagsasaksak ng patalim ng 4 na kaeskwela. Anak ng may-ari ng eskwelahan ang mga nanakit kay Enrile, kaya naman hindi napanagot ang mga ito, samantalang na-expel naman sa school si Enrile. Dahil sa injustice na ito, bumalik si Enrile sa baryo kung nasaan ang kanyang pamilya at nawalan ng gana mag-aral muli. Hindi inaasahan ni Enrile na ang pansamantalang kawalan ng gana at paghinto nito sa eskwela ay magtatagal. Dahil taong 1941 sumiklab ang World War II sa Pilipinas. Ilang buwan matapos dumating ang mga Hapon sa Cagayan ay sumali sa underground guerrilla movement si Enrile. Nahuli ng mga Hapon si Enrile at sa loob ng 98 days ito ay nakulong at na-torture. Pagtakas naman ito sa mga Hapon ay sumali muli ito sa mga guerrilla. Pagdating ng August 1945 ay tuluyang nagbago ang buhay ni Enrile. Sa tulong ng kaibigan ng kanyang ama ay napadpad si Enrile sa Maynila at dito nakilala sa unang pagkakataon ang kanyang ama na si Attorney Alfonso Ponce Enrile, isang prominenteng abogado sa Maynila. Dumaan man ang digmaan at ikinulong pa ng mga Hapon ay hindi nawala kay Enrile ang kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral. Sa puntong ito, 21 years old na si Enrile at second year high school lang ang tinapos nito. Masyado na siyang matanda para sa high school, ngunit sa tulong ng kanyang ama, nakapagtapos si Enrile ng high school sa St. James Academy ng may mataas na marka. Gaya ng kanyang tatay, pagiging abogado ang piniling propesyon ni Enrile. Nagtapos bilang cum laude with Associate of Arts degree sa Ateneo de Manila University noong 1949 si Enrile. Sa Ateneo rin niya unang nakilala si Benigno Ninoy Aquino.
Pagkatapos ay kumuha ito ng kursong Bachelor of Laws sa University of the Philippines Diliman at graduate pa rin bilang cum laude. Dahil sa talino ni Enrile, hindi nakapagtataka na isa siya sa may pinakamataas na rating sa bar examination. Nasa 11th place with a general average of 90.95% si Enrile. Bilang isang scholar sa Harvard Law School, nakamit niya ang Master of Laws with Specialization in International Tax Law. 12 years nagsilbi bilang private lawyer sa mga bigating kaso at malalaking korporasyon si Enrile at nagturo rin sa Far Eastern University Law School bago nakilala ng personal si dating President Ferdinand Marcos Sr. na siyang maglalagay kay Enrile sa pinakamahalagang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahil talentadong abogado si Enrile at naging matunog ang pangalan nito, hindi lamang sa kapwa abogado o mga tao o kumpanya na may komplikadong kaso, ngunit maging sa mga mambabatas sa gobyerno. At dito na nga nakuha ni Enrile ang pansin ng nooy Senate President at aspiring President Ferdinand Marcos Sr. Unang inalok ni Marcos na tumakbo sa House of Representatives ng Cagayan si Enrile, ngunit kanya itong tinanggihan. Imbes, isa si Enrile sa masugid na tumulong sa kampanya ni Marcos sa pagkapresidente laban kay Diosdado Macapagal. Nang manalo si Marcos, pinangakuan niya si Enrile ng posisyon sa kanyang gabinete. At dahil nga sa background ni Enrile sa International Taxation Law, naging Undersecretary of Finance ito. Kinalaunan, naging Acting Commissioner of Customs at na-appoint din siya bilang Acting Secretary of Finance and concurrent Chairman of the Monetary Board of the Central Bank of the Philippines. Ngunit bilang Defense Secretary ni Marcos, mas tumatak sa kasaysayan ang pangalang Juan Ponce Enrile. Mula dito ay napabilang siya sa tinatawag na Rolex 12 ng Pangulong Marcos at binansagan sa kasaysayan na The Architect of Martial Law. Di umano, si Enrile ang pangunahing nagdisenyo kung papaano ilalatag ng dating Pangulo ang martial law sa bansa. Isa kasi ang ambush attack laban kay Enrile noong September 22, 1972 sa naging basis o basehan ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Bagamat marami ang nagsasabi na stage o peke ang ambush attack kay Enrile. Dahil rin sa pagiging Marcos aide ni Enrile ay nasangkot ito sa Coco Levy Fund Scam. Naging President of the Philippine Coconut Authority si Enrile kasama sa isa pang close aide ng Pangulo na si Danding Cuanco. Dito umano nakalikom ng malaking pera ang cronies ng mga Marcos na dapat sana ay fund o pera para sa pagpapalago ng copra industry ng bansa. February 2023 ay napawalang sala si Enrile sa graft charges mula sa Coco Levy Fund Scam. Isa pa sa binabatong isyo kay Enrile ay ang pananamantala nito sa kanyang posisyon bilang General of Logging noong panahon ng mga Marcos. Nagkaroon ng malawak na logging business si Enrile mula dito, bukod sa pagbibigay ng permits o certificates sa mga logging companies sa bansa. Nagdulot ito ng matinding deforestation o pagkasira ng kagubatan ng bansa. Hindi rin naman laging nasa side ng kontrabida sa kasaysayan si Enrile. Nakaukit sa kasaysayan ng bansa na si Enrile ay isa sa mga nanguna kasama si Cory Aquino sa EDSA People Power na siyang nagpabagsak sa diktadura at pamilya ni Marcos. Sa ilalim ng Presidente Cory Aquino ay nanilbihan pa rin bilang Defense Secretary si Enrile. Nagsimula ang unang termino ni Enrile sa Senado mula taong 1987 hanggang 1992. Ang kanyang pangalawang termino ay mula 1995 hanggang 2001 kung saan siya ay itinalaga bilang Chairman of the Committees on Ways and Means and Government Corporations and Public Enterprises at nanilbihan sa House of Representatives mula 1992 to 1995. Taong 2004 naman, sinubok ulit ni Enrile ang timpla ng publiko at muling tumakbo bilang senador at pinalad na manalo. Taong 2008 hanggang 2013 naman, nanilbihan bilang Senate President si Enrile. Bilang senador, nasangkot rin sa kontrobersyal na pork barrel scam at misuse of Senate budget si Enrile. Ngunit ang mga kaso at kontrobersyang ito ay hindi nagpatinag kay Enrile bilang isa sa towering figures sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, kilala rin ang pamilya Ponce Enrile sa negosyo. Pagmamay-ari ng pamilya ang Jaca Investments Corporation na itinatag ng mag-asawang Juan Ponce Enrile at Cristina Ponce Enrile noong August 1974. Ang sikat at masarap na Delimondo corned beef ang isa sa pangunahing produkto ng Jaca Investments Corporation.
makikita na sa haba ng buhay ng isang Juan Ponce Enrile, ginawa niya itong makabuluhan. He defied the odds sa pag-aaral, sa buhay at maging sa politika. Hindi lamang siya basta sumabay sa pagulong ng kasaysayan, bagkus ay sumama siya mismo sa pagbuo nito.